Pinagtatrabaho daw ng walang bayad at inaabuso ng Kingdom of Jesus Christ ang kanila pong mga miyembro. Kabilang sa mga akusasyon laban kay KOJC ni Pastor Apollo K. Buloy ay ang sexual abuse ang sa mga kababaihan sa pilitang pong pagtatrabaho ng walang bayad at human trafficking. Kwento pa ng isang dating miyembro po na si Elias Rene, ipinatapon siya sa tinatawag na Glory Mountain kung saan chopper ang sinasakyan papunta doon. Doon daw dinadala ang mga miyembro na kinakailangan pong iwasto umano ang mga pag-uugali. Sa Glory Mountain din niya umano nakita sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Kapag daw umalis na ang mag-amang Duterte ay meron daw mga bit-bit na mga bag na umano'y may lamang mga baril na galing umano kay Pastor K. Buloy. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ng mga Duterte. Samantala, pinasimpina na ng Senado si Pastor Apollo K. Buloy para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Pinirmahan ni Senate President Mig Zubiri ang sabina. Kaugnay nga ito ng mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nanawagan naman si Senator Risa Ontiveros kay K. Buloy na sundin ang sabina. Kapag hindi ito sumipot sa susunod na pagdinig, pupwede siyang maaresto ng Sergeant of Arms ng Senado at maglabas ng lookout bulletin order laban sa pastor. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon si K. Buloy. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.